Eto pala si Cheng, mga kaibigan, ngayon ako'y mag-a-update, no? Sa bagong lalabas na Honda PCX All Electric. So sa mga hindi nakakaalam dyan, panoorin tong video to. Price is 2,000 a month. So ang full payment price neto nakita ko ay 133,000. Or pwede pa magbago. Power unit, EF1M AC motor. Power 4.2 kilowatts or 5.7 horsepower. Hindi siya ganong kalakas pero enough na siya para magbigay ng comfort at smoothness ng ride. Torque 18 Newton meter. Range niya, yung haba na mararating niya in single charge, fully charge is 42 km. Pwede na, kaibigan, no? Charging time is 3 hours, battery full range. Siyempre, kung malobat ka man ay makicharge ka na lang, diba, sa iba or bayaran mo na lang dahil may built-in siyang saksakan. So, ito is 18 February 2019, no? So, unang lumabas siya sa Romblon. Ang pinagtataka ko lang, bakit wala dito sa Maynila? Mas maganda sana yan at papatok dito. Kung sa looks naman at aerodynamics ang titingnan, ay wala siyang pinagkaiba sa Honda PCX 115 ng 2019. Kung sa riding comfort ay ganun pa rin at the best, no? Lalo na at electric motor, mas smooth ang delivery ng power niya. Kung titignan naman natin sa dashboard niya ay parehas din. Naiba lang siya ng configuration dahil ito ay gumagamit na ng electric power. Pero elegante pa rin ang design niya. Di pa rin nalalaos at hindi nakakasawa sa mata. Ang ganda pa rin tignan, napaka-elegante at anlinis sa paningin, di ba? So ito ang motorcycle of the future ng Honda. Kasi ay pagdating ng 2030, ay i-implement na nila ang electric na mga sasakyan at motorcycle. Quick tips lang mga kaibigan para may tips din kayo, no? Kung sa compartment at storage lang ang pag-uusapan ay sumikip talaga siya dahil sa battery pack na naka-install sa kanya. Kung ikukumpara na sa Honda PCX 150, nako, napakarami mong malalagay. Eh lalo na sa 160, mas pinalaki ngayon, di ba? Pero ang kagandahan naman dito ay hindi ka na mamamblema sa gas. Ang power source niya ay lithium-ion battery na gawa ng Panasonic. So alam naman natin na isa yun sa pinakamagandang gumawa ng baterya. At sa tulong ng packaging ng Tesla is naka-built siya for heavy duty and rigid terrain. Kaya hindi makakalampag tong baterya nyo. Kung sa makina naman ang pag-uusapan ay 5.7 horsepower. Ang lakas niya, no? Hindi siya sobrang lakas pero smooth power delivery lang. Ginagamitan siya ng permanent magnet technology. So ibig sabihin walang pinagkaiba to sa brushless motor ng mga RC cars. At may pre-installed magnet siya. So ayan ang swing arm niya. Frame ng chassis. O Japan technology talaga. Ito naman ang pinaka basic assembly niya. Para malaman natin kung saan located or in case ng troubleshooting ay madali natin ma-identify. So napakasimple niya lang, diba? Built-in charger, motor, yan, Honda Mobile Power Pack, yan, grip APS, power control unit at junction box. Ito ang clear diagram niya at X-ray view niya. Para kung sa ganun ay madali natin ma-visualize. So sa panahon ngayon, marami ng kakumpetensya at lumalabas at sumasabay pa rin ng Honda. So Honda yan eh, matibay talaga yan at garantisado. Ito pala si Cheng, subscribe lang sa mga bagong update, sa mga bagong gusto matutunan, all DIY random ideas. God bless you, ingat tayong lahat.